lahat ng lamang dagat ay mabilis magparami. Tulad ng mga dugong na inaabot na mahigit isang dekada bago makahanap ng makakapareha. At ang ilan sa kanila, hindi na nagagawang makabuo ng sariling pamilya. Sinabi nga nila sa akin na dito nga, sa isang lugar dito sa Busuanga, meron kang 95% assurance na pwede kang makakita ng isang dugong. Dito ko raw pwedeng makilala ang maamong dugong na si Aban. Sina Jim, Arman, at Sander ang mga bantay dugong na kasama namin. Sila ang mas nakakakilala kay Aban. Tingin mo magpapakita sa atin si Aban? 100% po. Nakita na natin siya dito kanina, no? Nung sumerte siya, parang huminga. And then, lumusong ulit. Yan po, ang gagawin po natin ngayon, ang trabaho ko po bilang isang bantay dugong ay puntahan po ang dugong at kapag nakita ko na po ito, itaas ko ang aking isang kamay. Ikaw, ganun. Ibig sabihin po, ay nandun po ang dugong. After mga 20 minutes, hindi pa rin niya tinataas yung kamay niya. Medyo malayo na yung kanyang distansya from our boat para hanapin itong dugong na pinuntahan natin dito. Pagkalipas ng halos isang oras na paghihintay. Ito na. Ayan na siya. Nakita na po ng bantay dugong. So nakita na natin si Kuya. Oh. Yun, nakataas yung kamay niya. Ibig sabihin, nagsisignal siya na naando na yung si Aban. Hindi pa kami nagtatagal sa ilalim. Finally, malinaw yung tubig. Kalmado siya. So nakita natin siya at nababara natin siya. Nakasama natin siya for an extended period of time. Nahinayaan niya tayong i-film siya. I-document yung kanyang buhay, no? Nakita natin kung paano siya kumain. The water was so clear that you can see the ridges or the hairs dun sa katawan ni Aban. Nakita ko rin at napansin na meron pala siyang sugat dito sa kanyang ilong na parang napingas ng kaunti. Sabi sa amin ng mga kasama namin tagbanwa, si Aban daw would be seen sometimes na kinakamot niya yung sarili niya dun sa corals and in the process, magkakaroon siya ng sugat. At sa wakas, sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-angat ni Aba. So every now and then, si Aban, after niyang manginain for mga 5 minutes, it will run out of air and then go to the surface. Pagdating niya sa surface, hihinga siya ng maririnig mo at mararamdaman yung... Isipin mo halimbawa yung mga baka na kumakain sila ng damo doon sa paligid. Ang kapal ng damo eh. Etong si Aban, yung mga damong tumutubo doon, napakanipis lang. At kailangan niya talagang kukain ito at ibuga yung buhangin na nakakasama sa pagkuha niya doon sa grass. Ang mga dugong na tulad ni Aban, may laking umaabot na halos 400 kilo ang bigat. Every now and then, kailangan mo maintain ang safe distance kasi nga, it's a very huge animal na kapag bumalikwa siya sa proseso ng pagtatanggal niya ng mga parasites sa katawan niya o ng remora o ng ibang isda, baka lang ikaw masaktan. So iniiwasan natin yun. Habang kumakain, napansin kong hindi lang sa mga tao malapit si Aban. Mapapansin mo rin na doon sa paligid ni Aban, may nakabantay ng mga isda sa kanan, sa kaliwa, na kapag nagbubungkal siya ng lupa, kinukuha nila yung mga nakukuha nila sa paligid.
Nakasunod ang mga isda kay Aban. Saan man siya pumunta? At dahil nagbubungkal si Aban, nakakakuha ng nutrients sa buhangin ng mga isda. All the physical characteristics of a dugong na andito, lahat ng physical attributes, yung buntot niya, yung kanyang pectoral fins, yung kanyang balat. However, kakaiba nga si Aban from all the other dugongs that we've seen in the past is yung kanyang very relaxed attitude. Kapag may nakita siyang tao sa paligid niya, it will not swim away. It will just allow itself to be seen. And because of this characteristic, binago ni Aban yung buhay ng mga tao sa paligid. Simula kasi nang madiskubre ang pagiging maamo ni Aban, nagkaroon ng bagong kabuhayan ng mga tao sa Busuanga at iba pang parte ng Palawan. Nung mag-start na makilala namin si Aban, nagkaroon ng oportunidad para makapagtrabaho. Pinakita ni Aban kung gaano sila kahalaga din and how you can benefit from one living dugong na nandito sa paligid. Sa paghahanap ng pwedeng makapareha, si Aban posible raw umalis. Sa kabila ng matinding proteksyon na binibigay ng komunidad sa dugong na si Aban, pinapangambahan pa rin ang posibleng pag-alis nito. He's a male, 15-year-old, more or less, dugong. Si Aban is a sexually mature dugong, reaching its puberty stage. Matagal na panahon ang hinihintay ng mga dugong bago umabot sa edad kung saan pwede silang magparami. At sa proseso ng paghahanap ng makakapareha, lumilipat-lipat sila ng lugar. Dito sila pwedeng malagay sa peligro kapag napapadpad sila sa lugar na hindi sila mapoprotektahan. Pinaplano ng komunidad ay tingnan pa rin yung mga areas na merong dugong na maaring kagaya ni Aban. Mm-hmm. Pero yan ay lahat ay walang kasiguruhan. Mm-hmm. Kasi kaunting pagkakamali na nadala or na-stress si Aban, maaari din siyang mawala kahit bukas. Kaya naman may isang hiling ang mga taga-Busuanga. Proud po ako na andyan po si Aban at sinasabi ko kay Aban na Aban, okay ka lang, sana tumagal ka pa. Hindi man agad na umalis si Aban, hindi magiging madali ang misyon niya na maghanap ng babaeng dugong. May iba pa kasing banta na hinaharap ang mga dugong ng Busuanga. Itong September 9, ayun, nagkameron nga ng isang namatay na dugong. Nakakalungkot na babae yung namatay na dugong. Napaka-importante sa isang populasyon ng dugong doon sa Busuanga, kung saan, di ba, babae, so siya ay nagpaparami. So ang ano natin ay, lalo na't ang dugong dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ay critically endangered. Posible raw na biktima ng cyanide fishing ang babaeng dugong. Ilegal na pamamaraan ng pangingisda na patuloy pa rin daw nangyayari sa ibang lugar sa Busuanga. Itong ilegal na pamamaraan ng pangingisda ay banta din sa pangisdaan ng komunidad. So hindi na lang ito usapin ng dugong. Inaabot ng 7 taon na ang isang babaeng dugong bago maging sexually mature. Matapos manganak, aalagaan niya ang batang dugong sa loob ng 2 taon bago pa ito ulit pwedeng magbuntis. Sa bagal ng proseso ng pagpaparami, di madali para sa mga dugong ang panatilihin ang kanilang populasyon. Kaya naman swerte kaming may tuturing dahil noong 1 taon, di lang si Aban ang naidokumento namin. Dalawa sila! Oh my God, dalawa! Kanina nakita lang natin kanina patagilid kasi yung nag-surface siya silang dalawa mag-ina para huminga. Nakita lang natin yung gilid niya. Now with the use of the drone, kita natin sila talaga kung gaano kalaki yung nanay in comparison dun sa baby niya, no? And they're swimming together. Not really expecting na makakita ng ganito. Kasi sinasabi nila palagi, sobrang ilap ng mga dugong, but
we were able to see ito, mother and calf pa. Ang ganda. Ayan, sumasakay halos yung baby. Nakikipag-unahan pa nga doon sa mami niya eh, no? Wow. Yun, huminga ulit. Huminga. Talaga nakadanda yung baby doon sa nanay niya eh, no? Sa ngayon, walang nakakaalam kung ang batang dugong na nakita namin ay magiging kasing amo ni Aban o kung nakakabuo siya ng sarili niyang pamilya. Pero isang bagay ang sigurado ako. Gusto ko lang sabihin sa kanya, salamat dun sa kakaunting panahon na hinayaan niya kaming makilala siya. At sa kakaunting panahon na ito, I will remember this for the rest of my life. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.